si Bintit. Opo. Tapos siya ba, ha? Taga saan ka po pala kayo? Taga Libon. Bicol. Ah, Bicol. Opo. Matagal na po ba yan? Natawagan na ba kita dati? Nagkausap na ba tayo dati? Hindi po. Hindi pa? Ayun pa lang. Okay. Ayun pa lang. Sige po. Pakitingin nga dun sa ano. Pakilagay nga po yung camera dun sa paan niya. Nagpa-check lang po ba kayo sa doktor niyan? Hindi po. Bakit naman hindi? Wala akong bakuna? Ilang ano na ba yan? Kailan pa po ba yan? Ibalik yung camera kay nanay. Ilang taon na po ba yan? Sakit na yan? Hindi pa man ito matagal. Isang buwan pa lang po. Isang buwan, nagkaganyan na? No, ano yan, mali, ano siya ko, ano naman pa ako na mamaga? Eh, hindi ko man magamot. Sinalagyan ko lang ng ano yan, sinalagyan ko lang ng petroleum. Hindi man gumagaling. Kasi nasa dugo mo yan eh. Ano pa kaya sa dugo ko? Parang ano yan eh, yung ano mo? Allergic? Hindi. Parang kulang sa oxygen yung dugo mo, no? Kaya namamaga yung paa mo, yung mga kalamnan mo. Parang hindi proper yung daloy ng dugo mo. Ganun yan. No? At pwede pa ako magpa-doktor? Wala po akong nakikitang spiritual na sakit sa inyo. Wala nga po. Diyan man lang ang paa po nang namamaga. Yun nga eh, wala po kayong kulam, wala po kayong barang, wala akong nakikitang ano sa inyo. Wala po. Physical na... Talaga pa ako. Physical na ano yan, physical na sakit. Nay, gusto ko lang ipaintindi sa'yo, dalawang klase ang sakit ng tao, no? Physical at spiritual. Opo. Yung physical, yun po yung sakit doktor, no? Na... nakikita ng doktor. Pag hindi na nakikita ng doktor, ibig sabihin spiritual na yung sakit na yan. No, yan. Eh, wala na. Oh, wala po akong nakikita sa inyo. Ang gusto ko, paniwalaan niyo po yung tubig. Yung tubig, may dasal na po yan. I-ano niyo, ipahid niyo sa paa ninyo. No. Ipunas niyo po yan. No. Ano po inamin? Ininom ninyo na nga eh. Siyempre, huwag nang iinumin? Ha? Huwag nang iinumin? Hindi, inumin mo pa rin. No. Tapos? Ang sabi ko, pwede mo ring pang punas. No. Iinumin talaga yan. No, iinumin talaga dapat yan. Huwag nyo paubusan. Nay, huwag nyo paubusan. Pag konti na lang, dagdagan ulit. Okay po ba? Sige po. Pag konti na lang, dagdagan ulit. Nay, naniniwala po ba kayo sa Diyos? Ay, oo po. Bicol, ayaw na naman ako. Hindi naman ako. Wala mataas naman po ba ang paniniwala ninyo? Mataas po ba ang pananalig ninyo? Oo. Pikit ka? Bakit po? Pikit ka? Magkikiusap ako sa Panginoong Hesus na hawakan ka po. Ha? Pag naramdaman mo na siya, gusto ko sabihin mo lahat ng hinanaing mo sa buhay. Yang mabigat sa puso at isipan mo, ibigay mo yan sa kanya. No? Pagkatapos, makinig po kayo. Sige po. Pag naramdaman mo na, sabihin mo lahat sa kanya. Lahat ng mga hinanaing mo. Humingi ka ng kagalingan, kalakasan, dyan sa karamdaman mo na yan. At saka,
pinaka-importante sa lahat, Nay, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, no? Aalisin niya 'yan para mas lalong gumaan yung katawan natin. Okay, huwag kang humingi ng ano ha, kasamaan. Lahat ng mabuting bagay hingin mo. Kung ano man yung problema diyan sa bahay, problema sa pamilya, hingin mo ang solusyon doon. Okay? Apo. Sige po, pikit po kayo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tagagawa ng lupa at langit, ako po yung humihingi ng pahintulot sa inyo upang kausapin ko po ang inyong dakilang anak na si Jesu Kristo upang hawakan po ang babaeng to na nasa harap ko ngayon. Maraming maraming salamat po, dakilang Ama, sa inyong pagpayag. Panginoong Hesus Kristo, ako po'y nangungusap sa inyo. Ako po'y humihingi sa inyo ng basbas, unang pahintulot. Ako po'y nagsusumamo po sa inyo na sana mahawakan niyo po ang babaeng to na nasa harap ko upang siya inyong pagalingin po. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, kagalingan sa kanyang karamdaman. Kunin niyo po yung lahat ng negative energy sa katawan niyo po. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Maraming maraming salamat po. Huwag kang dumilat, Nay. Patasan mo yung paniniwala. Pakiramdaman mo siya ngayon. Ayan. Ayan na sa likuran mo. Salamat po, Ma'am. Kumaling agad na naramdaman ko. Hilingin nyo yan sa kanya. Hilingin nyo yung lahat sa kanya. Huwag kang dumilat. Pakiramdaman mo yung paghawak niya sa inyo. Hilingin nyo lahat ng mabubuti sa katawan ninyo o kung sino man sa kamag-anak ninyo. Napakaswerte nyo po at siya'y bumaba para sa inyo. Kaya manalangin kayo, magtiwala, ibigay lahat yung mga karamdaman na yan sa kanya at aalisin niya yan. Magdasal po kayo ng time-time sa isip ninyo. Sambitin niyo ang Panginoong Hesus. Nasa likuran niyo po siya. Ganyan po, kausapin niyo po siya. Hinahawakan niya kayo sa balikat. Hinahawakan niya kayo sa balikat. Pakiramdaman mo yung paa mo. Hahawakan niya yan. Salamat po. Kumalik ng paa po. Malamang na masyado. Ako pagalingin pa ang lahat ng mga kamatang-karamdaman ko. Mangusap ka ng taimtim sa kanya po.
humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Walang perpektong tao. Lahat po tayo ay nagkakasala. Kaya yung kasalanan na yan, sabihin nyo yan sa kanya. Kailangan mong ipakita na malakas yung pananalig mo sa kanya. Kailangan mong kumonekta sa kanya, Nay. Sabihin niyo po lahat, ba't kayo natigilan? Dilat nyo na po inyong mga mata. Nay, may tanong kita. Sa edad nyo bang yan? Pakisentro yung kamera kay nanay. Hindi, ilapit mo lang, isentro mo. Ganyan. Yung half lang, yung half lang. Kanina kasi hindi nakasentro. Lapit mo ba para marinig niya? Nay, may tanong kita. Sa edad mo bang yan? Araw-araw ka bang nagdarasal? Opo. At matutulog na lang at nagdarasal ako. Alam nyo, dapat ang pagdarasal ninyo ay taimtim, no? Yung talagang nangingiyak ka, yung talagang kumukonekta ka sa kanya, yun po yung taimtim na dasal. Yung galing sa puso talaga, hindi lang galing sa bibig. No? Kailangan makita ng Diyos na ikaw ay karapat-dapat na pagalingin. No? Ang kagalingan ng isang tao ay nagmumula sa kanyang paniniwala at pananampalataya. Kailangan makita ng Diyos yun. No? Hindi lang sa salita. No, hindi porket sinasabi natin na nagdarasal ako, pero hindi naman kumonekta. No, iba po ang taimtim na dasal. Magkaiba po ang dasal-dasal, dasal-dasalan at yung taimtim na dasal. No. Kailangan ang dasal natin ay kumonekta sa Diyos. Para makita ng Diyos na kayo ay karapat-dapat na pagalingin. Pakita mo nga yung mukha ni nanay. Ano ka ba, taga-kamera ka? Ganyan. Narinig nyo po ba lahat yung sinabi ko, Nay? Opo. Okay. Wag yung pagdarasal na manipis, ha? Baguhin nyo po yung pagdarasal na yan. Manipis po kasi. At sa edad na natin na ganyan, kailangan nating ibalik sa kanya ang lahat. Ibigay sa kanya ang lahat, no?
magbalik loob po tayo ng time team. Hindi yung sa salita lamang. Naintindihan niyo po ba, Nay? Opo. Huwag niyong mamasamahin yung sinabi ko, ha? No. Lahat ng mga pasyente ko, pinagsasabihan ko po ng ganyan. No. Para po, ang kagalingan nila, kasali na po kayo niyan, no? Ay talagang agaran. No, kailangan kasi maniwala ka muna sa kanya bago ka pagalingin. Hindi yung dyan lamang lumalabas sa bibig natin, hindi sa puso natin. Kailangan galing sa puso natin yung sinasabi natin. No po, Nay? Opo. Okay po. Yung tubig, huwag niyong kalimutan, huwag niyong paubusan, ha? Pag konti na lang, dagdagan ulit. Tapos magdasal po kayo ng time team. Ihiling niyo po yan sa kanya. Lahat ng mga problema ninyo, yung karamdaman ninyo, kailangan time team ang paghingi natin dyan sa kanya. No? Nay, maraming salamat sa tiwala. At may tatawagan pa po ako. God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo lagi. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat sa dakilang Ama at kay Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat. Sige na eh.